guys, good morning. Welcome ulit sa aking kusina. Tayo ngayon ay maggagawa ng isang salad, Thai chicken feet salad. At ito po ang ating mga sangkap. Ito ay siyang ginger. So maganda pag yung ginger kasi malambot siya. Meron tayong sili, of course, dahil Thai maanghang. Meron tayong lemon. Kung nasa Pilipinas kayo ay mas maganda kalamansi dahil yun ang nakasanayan natin. Sibuyas na Bombay. At ito yung pinaka importante ingredients, ang parsley o kaya kinchay, tawag sa atin. At yung chicken feet na akin ng blinanch at pinalamig sa ref. Ito naman ay paminta. Lahat yan puro produkto ng Thailand. At ito naman ay ang kanilang patis. So gagawa tayo ng chicken feet salad dahil yung ginawa ko nung previous na video, yung catering for birthday party, nagustuhan nila yung chicken feet salad ko. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ito gawin. Pero bago yan, tingnan nyo po muna kung paano ko i-prepare itong chicken feet para perfect siya. Tapos linisin guys yung mga kuko, tanggalin, hugasan at saka ilagay sa tubig, ganyan. Pakukulaan natin siya. Ganyan. Pag halimbawa nakulo na siya, itatapon natin yung tubig, huhugasan ng malamig. Mamaya kitap sa inyo pag nakulo na siya. So guys, ayan, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na siya. Tignan mo kung gaano kadumi. Yan ang dumi, diba? So ang gagawin natin ngayon, ibubuhos natin dun sa strainer. Whoops! Yan, umuso. Pagkatapos, iano natin ang tubig. Ugasan ng malamig. Ito yung paraan ng mga inchik. Para daw mawala yung lagkit. So, ginagawa nila ito 3 to 4 times. Napakukulaan, tapos ugasan ng malamig, pakukulaan, ugasan ng malamig. Ganun ang gagawin nyo pagka nagagawa kayo nito at nagagawa kayo ng adobong chicken feet para hindi sila nagdidikit-dikit. Diba, minsan pag lumamig na, mahirap na silang hiwa-hiwalayin. So, yun ang sekreto pala ng mga inchik. Kulo, hugas, kulo, hugas, kulo, hugas. Ganun ang ginagawa nila. So, gagawin ko yan ng mga 3 beses bago ko siya ipapalamig sa ref. At see you mamaya pag naggawa na ako ng salad. So guys, pinagkukulaan natin siya para lumambot. At lalagyan natin ng asin para may lasa yung paa. Bago ilagay sa ref, palambutin natin muna. Ganyan. Pina-blanch ko na yan ng 3 beses. Pero madumi pa din. So kailangan talagang i-blanch ng i-blanch para mawala yung dumi. Okay, see you sa susunod. So yun guys, atin munang hihiwain ang paan ng manok na pinalambot. Parang gaganinin mo lang siya. Medyo matalag sa aking yan, mabilis. Hiwain mo lang siya ng mga ganyan kasi para hindi siya madali siyang kainin. So habang nagkaganito ako, ako ay mag-shout out. Gusto kong i-shout out si Ate Marlene uli na taga US, ang aking isang tagapanood. Sana nasa latas kayo dyan dahil medyo iba yung nakikita na naman sa COVID. At gusto ko rin i-shoutout si Miriam Gridonio Bercy, taga Jinsan siya. Kung kayo po ay taga Jinsan at naghahanap kayo ng mga kakanin para sa mga party, tawagan nyo po lang siya. Hanapin nyo siya sa Facebook or Instagram. Miriam Gridonio Bercy. Ganyan ang kanyang business. At gusto ko rin i-shoutout si Ma'am Connie Villanueva na taga Cavite. Siya ay
isa rin sa aking mga viewers. At lahat ng mga nanonood sa aking video, salamat sa panonood. At sa aking mga mahal sa buhay dyan, ang tita ko na nasa Bicol na hindi ko pa na-shout out, si tawag ko sa kanya, Manay Minya. Dahil yun ang nakasanayan, pero tita ko siya. At si Julian! At ang aking pamangkin na si Jillian, na full support. At sa tita kong mahal, na sa Caloocan. Hi, Lola! Sa aking mga kapinsanan dyan, hi, Impoy! Hi, Ayin! Hi, Abing! At saka si Love. Kumusta sa inyo? So, mag-ingat kayo dyan. At parang palala ng palala yung COVID. So, yung mga gusto kong ma-shoutout sa susunod na video, mag-comment lang po at isa-shoutout po kayo. At dun sa isang aking co-vlogger na nagsisimula pa rin, na super teacher, shoutout sa'yo. Salamat sa panonood sa aking video. Sana ay okay lang kayo dyan at mag-ingat kayo dahil sa lumalalang COVID ngayon. Ngayon guys, atin ang hihiwain itong mga iyahalo natin, mga pangsahog. Ito isahin natin. Siyempre dahil tayo ito, kailangan natin ng anghang. Yung mga kasama ko naman sa bahay, pare-pares kami mahilig sa manghang. So okay lang to. Dami-damihan ko na para masaya. Diba? Ito maganda to pag ano, yung parang pag Sunday, gusto nyo lang ng mga makakain-kain na sabay, kahit na hindi pa lang pang ulam, ganun. Mapapapak lang ba? So, okay ito. Yan. Ihahalo-halo lang lahat ng ganyan. Tapos itong, yung ginger kasi maganda kasi malapot pa siya eh. Yung dati kong niluto is, ano na yun, yung old ginger ang ginamit ko. Eh ngayon nakahanap ako nitong baby pa. So, ito yung aking ihahalo ngayon. Ingat lang kayo sa inyong mga kamay. Mahirap isama ang kamay. Lalong sumarap yung inyong niluluto pag may kasamang daliri. So, lahat lang yan eh. Ahalo-halo na ganyan yan. So, maglagay pala ako ng ano, ng sugar. Nakalimutan ko sabihin kanina, may sugar yan. Ang ginamit ko, brown sugar ngayon. Kasi, ano, mas sabi nila, totoo ba yun, mas healthy daw yung brown sugar. Kailangan medyo manilipis yung pagkakahiwa para hindi siya gaano manghang kainin. Kasi masarap kainin to eh. Lalo na pag ano, medyo babad-babad na ng konti sa ano yun, sa timpla. Kasi maganda ito, pagkatapos nung itimpla ng ganyan, i-rep siya para inagabihan, saka mo lang magkaripas ng mga ilang oras, saka lang nakainin. Nilagyan ko siya ng balat ng lemon kasi pampabango at pampatanggal ng ano, ng chicken feet. Nagdadala rin siya ng flavor at bango. So, ihalo natin siyang ganyan dyan. Lagyan pa natin. Tapos yung sibuyas naman, ganun din kalahati lang ilalagay natin ngayon. Konti lang naman yan. Manipis din ang hiwa. Ngayon paghihiwa-hiwalayin na natin siya ganyan. Matamis ito, kaya masarap ilagay sa salad. Maghiwalayin siya pag inilagay. Para pag hinalo, hindi siya dikit-dikit. Nag-absorb din ito ng ano, ng sauce.
Kaya pag kinain mo, maasim siya. Maasim mo, maalat. Ganun. Kasi itong kinchay, parang kersley, ano lang, cut. Marami naman ito sa atin, kaya nang medyo mahal yata ito sa Pilipinas. Dito, mura lang. 5 patakas lang itong isang bundle. Lalagay natin siya dyan. Gusto nila yung maraming kinchay eh. Kaya dinamihan ko na. Okay. So, dana tayo dyan. Ngayon gagawin natin ang sauce. So, ang kalamansi, akin na siyang in-squeeze kanina dahil nahirap naman isama ko pa dito. So ito, lalagay natin yung brown sugar. Nasa sa inyo na yung kung ilang ano. Ito, 2 kutsara ito na ganito. So i-ano natin dyan, i-melt. Tapos lalagay natin ang patis. Ang timpla naman ng pagkain ay depende sa panlasa nyo kung ano yung gusto nyo. So, lalagyan natin siya ng patis. Eh, dahil kung sa Pilipinas kayo, di okay lang yung patis ng Pilipinas. Pero mostly nang nasa abroad, eh, nakakahanap nitong ano na to. Ito, magandang brand na ano nila. Kasi yung isa yung nasa plastic, medyo iba yung amoy nun eh. So, halo mo siyang ganyan para matulaw yung asukal. Tapos, itong ating, medyo maliit pa yata yung aking natuhang nalagyan na. Haluan. Ihalo lang natin siyang ganyan. Tapos, shoutout din pala sa tita ko, Tita Nining. Salamat sa panonood. Lagyan natin siya ng pamintang ganyan. Paminta. Ganyan din sila. Galing din to sa kanilang ano. Especially for them yun. So, itong pag natunaw na siya, nararamdaman mo naman sa kutsara pag medyo tunaw na yung asukal. Ihalo lang natin na ganyan. Kaya marami ang kinchay nito dahil gusto nila ang kinakain yung kinchay. Ang kinchay, maganda to sa ano, yung mga lamig-lamig sa katawan. Nakakapagpatanggal ng kabag o kung ano-ano. Di ba gamot yung kinchay? Rayuma! May rayuma, yun. Natanggal din to. So maganda na ano. Kaya siguro walang Thailander na may rayuma dahil mahilig sila kumain ng mga ganitong salad na hilaw na ano. Haluin lang mabuti guys. Pagkatapos ilagay natin sa box para i-chill natin sa ref. Sana yung akong prepare na ano. So ganyan na yan. Okay na siya. Ready to ano na siya. Chill in it. Okay guys, salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And please hit the bell button. Pa-comment lang po para mabalikan ko rin po kayo na masubscribe pag kayo po ay nanonood at manood ko rin ang inyong video. Salamat sa panonood. God bless! Guys, good morning at happy weekend sa inyo. Ngayon ay Saturday. Nandito ako sa bahay ng amo ko. Gusto ko lang pahabol tong maikling video na to dahil gusto kong magpasalamat sa mga taong nagsusuporta sa akin para maabot ko yung 1,000 subscribers ko. Una sa lahat, ang lagi kong nakakalimutan,
Mega shout out sa iyo, Manoy. Thank you very much sa pagsusuport mo sa akin, sa pag-subscribe at sa panonood sa aking video. At ganun din kay Marivico Falsa. Thank you very much sa aking mga classmates. Si Vilma, si Alvin, si Renato, si Rubin Toriaga at ang aking BFF na si ID. Salamat sa suporta at sa panunood ng aking mga videos. At gusto ko rin shout out uli si Ate Marilyn Sasi. Si baka hindi naririnig doon masyado sa ano. Thank you. Siya ay nakatira sa US. At ganun din kay Miss Connie Villanueva ng Cavite. At saka ang isang vlogger na nanood sa akin na nagpapa-shout out si The Super Teacher PH. Salamat sa panunood. At ganun din ang isang co-vlogger ko na nandito sa Macau, si Yaya ni Macau. So, pag nakita niyo po siyang nakatag sa akin, pre-subscribe na rin kung pwede. At sa yung kanyang mga videos. At sa aking mga housemates, kay Elsa, yung kasama ko nag-video, thank you very much. At saka si Ems. Si Ems, nakakatuwa siya. Nung malapit na akong mag 1,000, nangampan niya talaga. Talagang tumawag siya around the world. Lahat ng mga kamag-anak niya, kapatid, lahat, tinawagan niya para mag-subscribe. Para mapuno ko yung 1,000. At saka si Jean, yung isa ko pang kasamang girls, ang aking 3 angels sa bahay. Dahil palagi niyang piniplay ang aking mga videos. At sa aking mga tita, si Tita Edith, hindi ko pa na shoutout. Salamat. Si Tita Minya na nasa Bicol, thank you sa lahat ng tulong. At ang aking pinakamagandang tita sa lahat, si Tita Evelyn na nasa Caloocan. At kayo lahat na nag-subscribe sa akin, lahat na nanood ng video ko, thank you very much. To all my friends who watch my videos around the globe, thank you very much. Next time, you just comment on my video in YouTube and I will shout out your name, whoever you are. So thank you very much and hopefully you help me for my watch hours. Please watch my playlist because that's what I needed now, 4,000 hours public views to get monetized. Thank you very much guys. Kung hindi po kayo man na shout out, please comment na lang sa aking video so I can shout you out for my next vlog. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you sa lahat-lahat. Thank you very much.